Bali, ito po ay gagawa po tayo ng puto cornmeal po siya ang tawag dito. Gawa po tayo ng simple lang po. Bali, ang mga ingredients po is milk, 1/3 of milk, evap, 1/2 of sugar white, tapos 1 tablespoon of vanilla, salt, 1/2 po yung salt, baking powder is 1/2 din, 3 eggs. Bali, ito po yung ano, yung yellow lang po. Then we have to separate the white eggs. Gagawin po natin tong icing, parang icing meringue po. Yan po, bali, gawa po tayo mamaya. Magagawa po tayo ng puto cornmeal po. And then lalagyan din po natin siya ng butter, melted butter. Yan po. 1/4 lang po siya. Let's begin. Hello guys, bali, hahaluin po natin yung harina para maalis po yung buo-buo niya. Gawin po ito hanggang matapos. Pasensya na po, maliit yung paglalagyan, pinaglagyan ko. So, ganito po ang ginawa ko. Kailangan po nating masala lahat ito para sa ganun wala po tayong makitang buo-buo, maalis po yung buo-buo niya. Next guys, bali ito, imimix po natin itong cornmeal sa harina. Gagawin din ulit natin yung ginawa natin kanina para sa ganun maalis po yung buo-buo niya. Bali, imix po natin siya. Ito po yung tinatawag na cornmeal. Kung alam niyo po ito, para maganda po yung outcome po niya. Gagawin po natin lahat ito, gagawin po natin ito hanggang matapos po natin siya. Mix lang po, mix guys, kailangan matapos po natin siya para sa ganun clear po siya para hindi natin makita yung mga buo-buo. Gawin po hanggang matapos masala. And then kailangan din po natin siyang i-mix sa ganito. Mix po natin siya ng maigi para maano niya po yung arena po. Ayan, pagkatapos po natin itong i-mix, we have to separate lang po siya. Separate lang po natin. Ayan. Gawin niyo po ito. Masarap po siya. I-mix ng maigi hanggang makita po ninyo na nagsama yung arena at saka yung cornmeal. Cornmeal po tawag doon. Bali, bago po siya. Gawa lang po tayo ng simple puto cornmeal. Tapat po lang po natin. Kunin po natin yung egg. Lagay ko lang po yung butter. Let's put butter. It's outside. Yung milk. Yung vanilla. Mix lang na mix.
ilagay na po natin yung asin. Bali, ito po yung asin is 1 cup. Plus yung baking powder po. 1/2 yung po. Sugar, 1/2 cup. Bali, kuntihin lang po natin. Huwag po natin munang ilagay lahat. Then we have to mix it. Mix din po natin ng maigi. Dahan-dahan lang po sa pag-mix para ma-mix po siya lahat. Ilagay ko ulit yung sugar, white sugar. Ayun po, kung in case na gusto niyo po yung hindi po matamis, pwede po ninyong i-less. Pero kung matamis po gusto niyo, 1/2 lang po. Ayan po, mix din po natin ulit. Tapos maglagay muna tayo ng 1 cup ng water. 1 cup water. I-mix ko lang po siya. Para sa ganung maano lang po siya. Matunaw lang po. Basta i-mix lang po ng i-mix. Basta mix lang po siya. Nilagyan din natin ulit yung ginawa po natin. Nilagyan po natin ng mga butter. Yan. Dahan-dahan lang po sa pag-mix. Hanggat po siya magiging kailangan wala pong buhay na makita. Kailangan po siyang basang-basang po. Masyari. Magay natin yun. Tapos isweep po natin ito guys para magiging meringue. Mix lang ako ng konting sugar. Kunti-kunti lang po. Then, i-cook mo ulit. Ilagay ulit.
is 1/4 siya, ha? 1/4 po yung nilagay ko. Lagay natin ulit. Lagay natin lahat. Pwede po. I-mix po hanggat ma-mix po siya. Hanggat wala po natin. Wala po tayo makita ang white. Ulitin dito hanggang po mawala po siya, mainit po lahat po niya, yung milingi po niya. And guys, yung ginawa natin kanina, bali ilalagay po natin sa mold po. Lagyan po natin siya ng paper cups. Yan po. Tapos, kontrolin po ninyo yung paglalagay para hindi po siya, ano, marami. Gawin po ito. Lahat po sila, lagyan po natin. Gawin po natin lahat po hanggat matapos po. Ayan po siya. Guys, huwag pala natin kalimutan lang siya ng cheese sa ibabaw po natin inagay. Ganyan po siya. Para kapag maluto, makita po natin yung cheese. Gawin po natin ito hanggang malagyan po natin yung nasa kabaw. Lahat po dapat malagyan. Lahat po dapat lagyan natin ng cheese para sagang masarap po siya. Ayan. Ayan po. Done. Ayan po guys. Malilipundan i-steam po natin siya for 10 minutes to 15 minutes. Luto.
pinuto na yung may bang. Then guys, i-steam mo po natin ilalagay. Mali. Ilagay po natin yung ganyan. Butuin po natin siya ng 15 to 20 minutes. Sure na 15 minutes to 20 minutes po siya ha, bago natin siya angkatin. Ayan na guys. Ganyan na po siya. Ayan. Nakikita niyo. Ayan po ang cupcakes na po. Yan na guys, yung niluto natin kanina. Ayan po.